Rebena is a kind of hand sign, no? Yeah, no? Ayan. At as akala ng iba na itong Yahwa siya at saka Jesus, isa lang. Iba. Ang Yahwa siya, di ba siya yung depicted in Greek, ito ang Israel, Israelite? Ito, no? Two different people. The real name on Paleo Hebrew and the big name in English. Yan. Yan o, itinamumukha. O yan. Kaiba. O. Ito si Yahwa siya. O, ito si Jesus. O, iti mo. O, picture na nyo. O, diba? Ngayon, titingnan natin dito sa Revelation, chapter 1, verse 14 to 15. Sino ang tumukba sa talatang ito? Itong dalawa. Tingnan mo, Revelation chapter 1, verse 14 to 15. Verse 14, ang sabi, his head, ang iyong ulo, and his hair were white like wool, as white as snow. Puti ang buhok, kubanin, yan puti, ito itim eh. So, ito si Yahwa sa tama, binanggit ng Revelation na Sibyon, tagapaligtas, puti ang buhok. Tapos, his eyes, ang mata niya, were as a flame of fire. Tingnan mo ba tao? Parang may apoy, ito wala, pakyo, blue ang mata, ito pula, So, makita mo diferensya. Ngayon, eto ha, eto yan ha, si Jesus ha, ang lahi ng Messiah ay Hebrew, ang lahi ni Mary ay Hebrew, kaya lahi itim ang Messiah, hindi puti. Yan ang tinanim ng mga dayuhan na reliyon sa ating mga utak. Ibrinuas nila ang lahing operyan, dayuhan ang nagdala ng mga reliyon dito sa silangan. Hindi puti ang saya. Kasi ang pinadala niya puti, wako. So yan. Ngayon, doon sa Council of Nicaea, nag-meeting sila. Ang meeting nila created the name of Jesus Christ. Dito sila nag-create ng pangalan Jesus Christ sa Council of Nicaea, created Christianity. Say yourself, i-create lang niya ang Christianity, yung Jesus Christ, na paano nila nag-create. Ito ha. Ito yung si Krishna, ito yung God ng Hindu. Ito naman si Jesus, ay God ng Jupiter, ng Greek. Ngayon, si Jesus at saka si Krishna pinagsama Jesus Christ. Ito na equal. Jesus plus Krishna or Christ equal Jesus Christ. Pinagkumbayan lang ng God ng Hindu at saka God ng Greek at saka Greek at Roma. Ito yung God nila. At saka, dilagyan ng God ng Hindu, pinagsama, lumabas Jesus Christ. Hindi naman. Tapos, napaniwala tayo dito, na imbintid lang ito sa dalawa, kumbayan lang. Ngayon, tinanong ko ang Hebrew. Nagtanong ko, ano ba ang tamang simba? Itong araw. Sabi nito ha, the Sabbath, the Hebrew Sabbath is the seventh day of the week. Is of spoken of closely as Saturday. But in the Hebrew calendar, they begin at sunset at not the midnight. Kasi midnight ang ginawa natin sa Gregorian calendar eh. The Sabbath continue to be observed in the seventh day of the early Christian church. Yung pinakauna pa na inubog itong Christian. Ngayon, para sure, nagtanong ako sa kanila,
ito yon si Aya mo. Tatawagan natin ito siya. Ngayon, nagtanong ko sa kanya eh. Sa ano yon? Sa ano niya? Sabi ko, may I ask you about Saturday worship, Sunday worship, and Saturday worship. What is the day of weekly Sabbath? It is Saturday. So far, we are now under the Jose Gregorian calendar. Tapos sinundan ko, what is the day of weekly Sabbath? Ang sagot niya, Friday sundown to Saturday sundown, Saturday. Saturday talaga. Ngayon, nagtanong pa ko sa isa pa na mga Hebro, ito, si Kanaban Yahawada, ito siya, oh, pinamumukha. Nagtanong ko sa kanya, oh, sabi ko, Shalawang Akya. Ang ibig sabihin ng Akya, my brother, ito Shalawang, peace be with you. Sa ano yan, sa modern Hebrew, Shalom. Oh, Shalom. Pero mo ang original Hebrew, Shalawang. Shalawang Akya. Ang sagot niya, Shalawang Ak. Oh, ak lang, brother lang. Kasi yung may ya kasi dulo, my brother eh. Tapos, sabi ko sa kanya, may I ask about weekly Sabbath? That is Saturday or not? Oh. Sagot siya, I observe Friday. Oh, I, siya daw, I observe Friday sundown to Saturday sundown. Pari yung sa isa, sagot, Saturday talaga, Friday sundown, Sabat na yan. Paglubog ng araw, Sabat na yan. Tapos, paglubog ulit, doon may tapos ng Sabat, sa Saturday. Tapos, Tawada, Akya, Yaman. So, ang Tawada, thank you yan. Tapos, Akya, my brother. Tapos, Yaman, yung Amen. No. Sumagot siya, all praises to the Most High, Yahawah. Sagot na, Yahawah. Oh, ano sagot niya? Oh, Yahawah. Hindi siya sumagot na Yahweh. Yahawah. Yahawah. So, nagbukas ko ng church sa Montalban, Saturday ang worship namin doon. Dito si Kayboy dito, Sunday sila kasi nasana yung mga mundo, yung mga trabaho. Kung makayanan sa mga, ano, makayanan ng Saturday, mapamay ang mga mundo, pero kung may trabaho sila, makikinig sa mga Sunday. Pero pinaka-practice sa Saturday talaga. Sabi ko, nako, sabadista tayo, hindi tayo religista. Ano ko ba talaga? Ano? Sabi ko kasi ang Sabah. Oo, ano ba ito? Pastora, sige tanong kasi. Tanong? Ha? Sa akin, marami ng pastor na tanong
Kasi hindi mo naman basta-basta sa ganitong panaganyan na may AI mindset na ganyan na mindset na yung dati. So, hindi po agad ma-adapt. Kung baka i-resist mo yan, at kailangan malaman mo lahat. Para yung salitang, ano yung yung dahilan kung bakit sure na sure tayo na hindi tayo mali. Kasi ito nang kinausap natin sila, oh. Si mga totoong Hebrew, eh. Sila nang nagsabi. Kasi high-tech ang communication. Hindi tayo reserve up. Kung reserve na, magdududa pa. Saan nung baka nangungan mga iro to mga internet na mga sure, baka mali-mali pa. Pero sila nang at anytime, pwede mo sila makausap sa video call. Ay, so, pwede? Oo, tatumataya, tatawagan natin. Pagkaganda natin sila. Minro ako sa chatroom nila. Sa mga Hebrew. Kasi marami akong kaibigan na Facebook. Ang dati-dati ko mga ibang klase ng international na foreigner na mga ano pastor, bishop. Pero ang takraw ko talaga yung hadap na namin. Hindi mo ganyan. Pero mga Babylon is Christianity. Ito yung si Helen Roy, ito si Martin Luther, ito si Joseph Smith. So, pero mo, Vatikano. Vatikano. Ngayon, alamin natin ang Vatican. Ano ba ang Vatican, the Holy Place of Babylon? Ang salitang batik ay prophet. Ang salitang kan ay serpent. So, pag ikumbay yung Vatican, prophet of serpent. Isin yung serpent, sita eh. Dragon. Dragon, ito, Vatican. Eh, ang ating Bible, ganun sa Vatican. Ngayon, ito pa. Ang original King James sa 1611, Titi Box. Titi Box ang original King James. I-an mo sa internet. Sama ba? Titi Box ang King James. Ngayon, tinanggalan ng Vatican Canon. Ang canon daw kasi natin, under ng Vatican. Ah, yun po. Yun kasi, control nila eh. Ngayon, alam mo ba, sino ang provisor ng Vatican Canon? Yung canon daw natin, na nag-approve na, si Adam Weishaupt. Sino yan siya? Founder ng Illuminati. Ano yung Illuminati? Rinig yung Illuminati? New World Order. Na ang leader ngayon ay si Emmanuel Macron na presidente ng France. Doon sa France, may monumento sila ni Cain, ni Jubal, ni Jabal, at sa Tubal Cain. Lagi ng monumento. Talaga, aksin nila na sinilahi ni Cain. Isin ang tatay ni Cain, si Gabriel, si Stitan, si Stitan. So, tingnan mo nung parada sila, may mga anong ahas na ginagano'n. Bistado eh. Talagang nagparata. Ano yung awit ni ano? Ang awit ng Vatican nung magsimba sila. Oh, Lucifer, Jesus Christ, your son. Sino si Jesus Christ? Anak ni Lucifer, ni Gabriel. Ikaw ang tatay, sita, anak sita din. Kung ang tatay, alima, anak alima. Kung ang tatay, Marcos, anak Marcos. Kailangan tayong mga nandito, mag-iising na tayo, aalis tayo sa born again Christian, tayo na ay born again Messianic. Born again pa rin tayo ng Messianic, hindi Christian. Dahil ang Messianic, yung Messiah yung original yun, hindi Kristo. O, tingnan mo ang Vatican mo. O, ahas, o, ang auditor mo. O nila, o. Saka meron ba ang na-discover niya? Sa Vatican, o. Basta, meron ba? Sa audience hall? Basta meron ba na pag meron siya ng election, pag ipapagta niya yung ano yung po, may papagusok sila. Pag nangingitin na dahil, yun na, ano, hindi ano yung lakas.
Oh, anong nakalagay? Oh, si Jesus Christ, oh, nakasalamin pa, oh. Kabahay, poging-pogi, oh, may malbas pa, oh. Jesus Christ, oh. Oh, sabi niya, Christianity is the devil church in the world. Nakihan natin, ha? That's why, ang Christianity culto, ang tama, masyayani. Oh, Christianity is the devil church in the world. Nagpasa sa akin dito? Ito. Ito yung kaibigan. Masungit ko, hipo to. Si Itap yan eh. Okba. African yan, Pastor? Ha? Is African? Hipo siya. Hipo yun siya. Ang Afrika kasi, ang African, dahil ni Ham yun, itim talaga sila. Blast in black. Sila, medyo makula-kula. Ang Shemay dun eh. Dahil sila may shame eh, na kay Pilit, tayo naman kay Joktan. Pero Hebrew sila, Israelite, tayo Hebrew o Perian. Hebrew pa rin tayo, Perian. Pero mas pogi tayo i-compare sa kanila. Mas pogi tayo. Tingnan mo ha. Ito yung pasa ko, Paganism, Pinenong, Judaism, Pinong, Isanitay, Pinong, Islam. O yan, yan ang pasapasa ng mga doktrina ng puro error, yung Jesus Christ, yung Jehovah, yung Yahweh. Ngayon, alamin natin ha, how many times in Christian mention in the Bible? Yung word Christian ha, alamin natin ngayon, i-compare natin yung Bible na corrupted na galing sa Vatican o Bible na galing sa ano. Okay. Pero teka, naputol yung kaninang sabihin ko pala, naputol. Ang Bible natin original, 80 books. Ngayon, ang Bible ng Catholic, 73. Tapos, sabi ng Vatican, yung canon law ng Vatican, tanggalin ang 14. Kasi ang inspired lang talaga, yung 66 book lang, sabi nila. Eh kung inspired ang 66, sila nagsabi, bakit ang Bible na 73? Sa ating 66, dapat 66 din sila. Para pareho. Pariwalaan natin sinabi nila na may word of honor sila. Na ang inspired daw ay 66 book. Tapos ang Bible nila 73. Yung Catholic Bible, ang ating mga Protestant Bible, 66. Pero samantala, original, 80 books, eto na. Eto, halata, istado na. Si Adan, dilikha sa pag-amin na araw. Ang tao ay number 6 tayo mga tao. Kasi, ang una si Adan, di ba? Number 6 tayo. Ikaw na number 6. Tayo na number 6. Nagbasa tayo ng Bible na may 66 book. Dalawang 6, plus ikaw 6. Tatlong 6 na. Galing ang gaya. Ngayon, ito nangyari. Dahil nakapasok ang number ng 666 sa atin, na wala tayong kamalay-malay, ano nangyari sa atin? Division sa division. Ang pastor, nagtampo ang assistant pastor sa senior. Ang ginawa ng senior, ang assistant, nagtayo, nagkaristo kasi, another religion, another sita. Ngayon, ang assistant naman niya, nagtampo, nagtayo naman. So, subdivision. Yan, kasi espiritu ng 666 pumasok. Tapos, nagtayo ng ministerial fellowship. Aba, nagtayo din ng ministerial fellowship. Dumami ng ministerial fellowship sa isang city ng Kaluokan, sa Malabo, dami. Isip-isang, sama-sama, unity, hindi na unity, unity. Yabang ngiti na. Yan ang nangyari. Because of the spirit of number 666 na pumasok. Ginugulo tayo. Wala tayong kamalay-malay. Pero mo? Alam mo ba ang Hebrew na nasa Africa ngayon? Ang Bible nila ay 86 book. 86 book sila. Sa atin, 66. Mamaya, sa sunod tapo, tsagaan natin ba? Ang dami matuturan mo sa isang topic, malalaman niyo kung sino ang asawa ni Cain. At sino ang asawa ni Seth. Ito na,
Tingnan natin ha, sa Acts 11:26. Christian in Christianos Antiquia. Ito, Christian in Antioch. King James Bible to. Ngayon pupunta tayo sa isang sa Hebrew Bible. Ito yung Hebrew, ano to late, hindi to siya Paleo Hebrew ha. Pero titingnan natin ha. First, Christian first in Antioch, nakalagay sa English, sa King James. Ngayon, anong nakalagay dito? Masyayakayayam. Masyayakayayam. Ang katumba sa word Christian. Ano ba itong masyayakayayam kaysa Christian dito sa English? Ito ha? Isasayin natin ha. Ito ha. O ma. Ito. Siya. Masya. Ito. Ya. O masyaya. Ito. Ito to. O ka. Masyaya ka. O ito. Dalawang y. Yayam. Ito M. Final letter dito. Masyaya ka yayam. Ano yan siya? Masyaya ka yayam. Walang daya yan. Pinabasa natin sa ano. O. Ano yan masyaya ka yayam? Masyaya ka yayam meaning masyaya ne. Hindi Christian. Tayo ay masyayane. Hindi tayo Christian. Ang peke, ang Vatican, tinawag ay Christian. Pero, I'm not Christian. I'm masyayane. That's why, nagawa ko kami. Ikaw ay masyayane. Ako ay masyayane. Tayong lahat ay masyayane. Ikaw ay masyayane. Ako ay masyayane. Tayong lahat ay masyayane. Amaya, hawalaya, masyaya, kiawasay. Basam rakakadas abaya hawalaya masaya kya hawasay basam rakakadas ikaw ay masayane ako ay masayane kita yung awit dati ikaw ay kisyan kami kisyan pinili tayo ko so yan nangyari tayo ay mga masayane born again masayane eto naman ha sa Acts 26:28 ang nakalagay dito, then Agrippa said into Paul, almost thou persuaded me to be a Christian. To be a Christian. Ang sabi naman dito sa Tagalog, at sinabi ni Agrippa kay Pablo sa accounting paghikayat sa ibig mo ba akong maging Kristiyano? Ito yun ha. Pero dito natin malaman paano nila iniba ang transition. Pinabida nila ang Kristiyano. Kristiyan. Pati na ha. Pero hindi yan ang nakalagay sa Hebrew. O yan. Kristiyan. Tabi Kristiyan dito. Ano nakalagay dito? Ayan. Lahayawat. Lahayawat natasaray. Lahayawat natasaray. Ano ba yan natasaray? Nasarit. Yung layahawat, parang binastos ni Hari Agrippa ang yahawa, ginawa yung lahayawat. Gawin mo akong paniwalaan mo ko sa layahawat at nasaray, yung taga-nasarit na kurumbaga, Diyos ng Nasareno, Diyos ng Nasareno, sa maikling panahon. Ano yung pangungutya kung ginawa ni Hari Agrippa na lahayawat na tasaray. Pero ang diyan sa English, Christian ang layo. Tingnan mo ha. Isa-isahin natin ha. Ito. La. La. Ito. Ha. Laha. Ito. Ya. Lahaya. Ito. Wa. Ayo. Wa. Lahayawa. Tapos ito. Ti. Lahayawat. Ito. In. Na. Ito. Tasa. Natasa. Ito. Ar. Ito, ra, o ra, nasar, natasara, tapos ito, o why, o natasaray. Natasaray means nasarit. Itong lahayawat, yahawa yun eh. Binasto niya lahayawat. Gusto mo akong paplo, gawin mo akong lahayawat at nasaray? Pero di naman yung maging Kristiyano, layo. Ang pero mo, di mali ang translation para sumikat ng salitang Kristiyano.
Oh, ito naman, isa. Itong 1 Peter chapter 4, verse 16. Yet, if any man suffered as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano at huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos ang pangalan ito. Ito yung pagka-translate. Dito tayo napaniwala, pero hindi yan ang nakalagay sa original. Pinagluloko tayo. Ito. Ano bang nakalagay dito? Ito. Hamasyayak kayayam. Pareho yung sa kanina, ito ginawang bisa sa Ines. Tingnan natin, ha? Anong ibig sabihin? Masyayak kayayam. Ibig sabihin yan ay masyayak. Pretty Christian. Tayo magtiis sa hirap bilang isang masyayanik. Pero doon bilang isang Christian. Ano tayo? Ngayon, ito. Ito na yun, ha? Alam mo ba kung bakit ayaw namin gamitin ang pangalan Jesus? Dahil siya ang tinutukoy ni Juan sa Revelation chapter 13, verse 18, na 666. Yung word Jesus. 666 pala yun. Bakit? Ating himayin, alamin, imbis na gahayan ito. Sa pahayag chapter 13, 11, 14 to 18, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito at tulad ng sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa. Nalinlang ni Jesus Christ ang lahat ng tao sa lupa. Ito na ngayon. Sa pamagitan ng mga kababalaghan, di ba? Di ba? Hindi ko maiwanan si Jesus Christ. Di ba sa kita ko na pagaling? Yung mahirap kami pinagpala. Mayroon silang utang na doon kay Jesus Christ. Hindi na mabitawan. Kasi may kababalaghan si Jesus Christ. Power sa tanas eh. Sabi rito, kababalaghan. Saan ba ito dito? Taong gumawa ng isang larawan. Dito ba? Kababalaghan. Kaya ginawa ng harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan sa upang halimaw at nasugatan ng tabak. Ngunit muling. Kailangan dito ang karunungan. Verse 18. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ang sino mang matalino ang kahulugan ng bilang simple o bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng simbol ng isang tao na bilang na ay 666. Tao ang pangalan binanggit na tao. Ngayon, sa malamang sa isang matalino, eh ngayon, sino yung tao niya? Kahit na ngayon. Ito, Greek, oh. Itong Greek nito, ito yon. 666. 666. Ito, chi, si sigma. Sa Greek, chi, sigma. Ito, chi, sigma. Ano yan siya? I666 number. Saan makita to? Ito, kanino to makita? Ayan. Yan, tingnan natin kanino makita. Yun, sa kamay ni Jesus Christ. Yan, chi, sigma. Yan, kamay. Yun, pinalaki. Yan, di ba? Number 6. 66. Sa kamay ito. Yan. 666. Yan, Christ. Cristo, yan. Sa kamay ito. Sa kamay niya. Yun. Di ba? Sa kamay, oh. Itong kamay niya, Jesus Christ, 666. Yan. So, yan na, bistado.
Kaya yung takot tayo sa 666, hindi natin alam yung 666, si Jesus Christ. Tapos tayo naman, ay hawak ng Bible na 66 ko, plus tayo number 6. Nako, pag nabit-bit ka ng Bible na corrupted, plus ikaw number 6, may dala kang 666. Ngayon, eto ha, sino ang kinikilala nila? Si Jesus Christ. Ito si Adolfo Nicolas Blackhawk. Ito si Jacob Rothschild. Di sila yon ang wicked, sila yung Illuminati, oh. The earth is given into the hands of the wicked, sila yon. Oh, kilala mo to si George Bush. Oh, ito si Rockefeller. Yan, sila yon. Sila yung cause ng pandemic natin. Ang tawag doon hindi pandemic, plandemic. Plano, plandemic. Ito nang start ng temptation period natin buong mundo eh. Tapos, pinakover ko tayo dito. Lalo mo mamatay yung matanda, yung mahina ang ano, yung mahina sa inyong system. Kung mamatay ka dito makahinga eh. Inhale, exhale, lupag, inhale mo. Yung dumi-dumi ng gilagay mo ito, masingot mo yung dumi. Ako hindi ko naglalagay, tumawa sa labas lang, kumari ko maglagay. Hindi lang protocol, respeto sa gobyerno. Oh. Ayan. The third temple and the arriving of the anti-Messiah. Oh, anti-Messiah. Oh, the third temple. Ngayon, ito. Ayan. The peak Messiah has arriving. Oh, the peak Messiah has arriving. Ito. Guwapo. Ito asawa niya. Kasi babalik siya, may asawa na. Si Yahawas siya. Kasi Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Yun. Okay, oh. The building of the third temple.